Salamu ala man ittaba al huda. Pagbati ng kapayapaan sa sino man tumatahak sa landas ng gabay. Matapos ang pagpahinga natin mula nang tayo ay nag-offline, muli pong nagiging online ng Islam 102. At nagpapasalamat po kami lahat sa lahat ng mga dumalo at nakilahok sa ating programa. At dun po sa mga hindi naka-attend, marami pong kayong na-miss. Inshallah, sa susunod ay abangan nyo po ang mga susunod na offline ng Islam 102. Para sa araw na to, isang mainit na usapin tungkol sa politiko na naman. At kasama natin muli ngayon si Ustaz Ahmad Javier. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sa lahat po ng sumusubaybay, isang pagbati sa inyo at nag-aanyaya kami samahan ulit dito sa programa ng Islam 102. Alhamdulillah. Ustaz, alhamdulillah sa mga nakaraang episode natin, natalakay natin, particularly yung pagdi-discourage natin sa mga kapatid nating Muslim na sumali sa eleksyon. At ganun din, may mga nagtatanong sa atin mula sa mga non-Muslims at ganun din mula sa mga kapatid nating Muslim na nais matuto. Kung hindi raw eleksyon, ano yung paraan natin? At ano yung alternatibo o yung pangunahin nating prioridad kung paano pipili ng mga pinuno? Barakallahu fiik, Stadlot. Gusto ko magtakbir. Allahu Akbar, bakit? Kasi may nagtanong kung ano yung galing sa Diyos. Subhanallah. Kasi ang alam ng tao yung galing sa tao eh. Kung paano maglukluk ng pinuno. At yun ay election o ano pa mang ginawa ng tao. Pero ano ba yung sa Diyos? Masyaallah. Subhanallah. Na kung iisipin natin, yun ang dapat unang tanong ng tao. Okay. Bismillah, alhamdulillahi, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kailangan ng pinuno. At si Allah subhanahu wa ta'ala nagpadala ng kumpletong reliyon. At kung walang pinuno, ibig sabihin, hindi kompleto yung batas ni Allah. So, meron. At napakaraming aklat ng Islam patungkol dito, ahkamul imama, ahkamul sultan, ang mga pagbabatas sa paglalagay ng imam, kasi may imamus sugra at imamul kubra. Kaya ko binanggit to kasi ang salitang imam ay hindi lang yung nag-iimam ng salah. Yun ang imamatu as-sugra at merong imamatu al-kubra. Yung imamatu al-kubra, yung uri ng imam na nagiging pinuno siya ng lipunan. Okay? Ang una, Ustad Lot, nagkakaroon tayo ng pinuno sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang naglagay. At ito ay sa pamamagitan ng kanyang mga sugo propeta. Walakad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Tingnan natin yung aya. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay naghirang ng mga sugo upang ipasamba si Allah at layuan ang mga diyos-diyosan, ang tagut. Hindi ba't ito yung pinakamalaking batas na dapat matutunan ng tao? At ito yung pinakamalaking gabay na kung saan kailangan ng pinuno, kung saan sila dapat dalhin sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sana maging malinaw yon. Pangalawa, si Allah subhanahu wa ta'ala, yan ang una, naglagay siya mismo ng pinuno bilang mamumuno sa mga tao. Pangalawa, yung nilagay ni Allah subhanahu wa ta'ala na sugo na pinuno, ang magtalaga naman o maghirang naman ng pinuno. Sa tulad ng ginawa ng Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, matatagpuan natin sa kanyang mga sunna kung paano siya mag-utos ng pinuno. Pero hawak ko ang isang aklat, meron akong iko-quote dito, Ustad Lot. Si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ay nagwika. Yajib an yu'rab anna wilayatu amrin nas min a'azam wajibatud din. Dapat na malaman natin na ang pagkakaroon ng pinuno sa mga tao ay kabilang sa pinakamalaking obligado sa reliyon. Okay? Sa reliyon. Baka, of course, mayroon tayong mga viewers na non-Muslim. Baka nag-iisip sila kung bakit iba yung pinuno, baka iba yung pinuno sa reliyon, iba yung pinuno sa government. Hindi. Ang tinutukoy natin, pinuno bilang pangkalahatan. Bala kiyamu liddin. Pag walang pinuno, paano mo itataguyod ang reliyon? Wala liddunya illa biha. At lalong higit sa usaping may kinalaman sa dunya, sa mundo, ay hindi ito matataguyod maliban magkaroon ng pinuno. Fa inna bani Adam la tatimmu maslahatuhum illa bil ijtima' li hajjati ba'dhum ila ba'd. Ang ibig sabihin, ang anak ni Adam ay hindi nila mapagtatagumpayan ang kanilang mga pangangailangan maliban sila ay magsama-sama magtulungan. Okay?
Wala budda lahum indal ijtima minar ra's. At kung sila ay magsasama-sama, kailangan nila lang, kung sila ay magsasama-sama, kailangan nila ng ra's, ulo. By the way, ang salitang ra'is, na ang ibig sabihin sa translation ay president, galang sa salitang ra's, ulo. Pag nagsama-sama na daw yung mga anak ni Adam, dahil sa kanilang mga pangangailangan sa dunya, of course, malaki ito masyado, hindi natin matatalakay ito, labudda, kailangan sila ay merong ulo o merong pinuno. Hatta qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, idha kharaja thalatha fi safar falyu'ammiru ahaduhum. Hanggang sa sinabi ng Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pag sila ay, pag kayo ay lalabas ika, maglalakbay, at kayo ay umabot ng tatlo, gawin nyo ang isa bilang pinuno o amir. So, ibig sabihin, in-emphasize dito kung gaano talaga kahalaga ang pagkakaroon ng pinuno. Kaya nga, sa pangalawang punto na binabanggit natin, una, si Allah subhanahu wa ta'ala ay naglagay ng pinuno at siya mismo naghirang. Pangalawang uri ng pinuno, ang sugo na tinalaga ni Allah, ang siya naman ang maglalagay ng pinuno. At ang halimbawa, si Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu. Malaking usapin to sa fiqh o sa akidah. Pero ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa pag-aaral ay itinalaga niya talaga, may tututol eh, ang mga Shia. Pero ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talagang itinalaga niya si Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu bilang pinuno. Kasunod, i-review ko para marinaw, ano? Una, si Allah subhanahu wa ta'ala naglagay ng pinuno. Pangalawa, ang inilagay ni Allah subhanahu wa ta'ala na sugo, siya naman naglagay ng pinuno. Pangatlo, ang mga ulama, ang mga marurunong sa reliyon, ang mga higit na nakakilala kay Allah, ang mga higit na maaalam sa batas ni Allah, sa pagitan nila, maglalagay sila ng pinuno. Ito yung pangatlong uri ng paglalagay ng pinuno kung pag-aaralan natin yung mga pagbabatas sa Islam. At kung titingnan natin, wala ditong eleksyon, Stadlot. Hindi kailangan mangampanya, humingi ng boto, ipresenta yung sarili, magpakita ng mga gawa, o kung ano-anong ipapangako sa mga tao para ilagay nyo kung pinuno. Hindi kailangan gumastos ng pera o dumanak ng dugo. Katulad ng nakikita natin sa mga eleksyon. Pero kung titingnan natin, higit itong mas simple kesa sa nakasanayang eleksyon o paglalagay ng pinuno ng mga tao. Pero bago tayo lumipat ng ibang paksa, gusto kong tingnan isang punto na ito, Stadlot. Maari sasabihin nila na paano napunta sa iilan lamang ang karapatan ng paglalagay ng pinuno. Katulad ng binanggit natin na pangatlong pagkakataon. Kasi para bang tinutukoy natin, ang paglalagay ng pinuno ay para lamang sa mga ulama o sa mga alam. Ang katotohanan, kung mababaybayin natin yung sira, sa panahon ni Uthman radiyallahu anhu, ay gusto nilang, may mga tao na gustong tanggalin si Uthman, at nagkaroon, sabi ng mga ibang scholar, nagkaroon ng unang pag-aaklas o pagkakaroon ng dalawang opinion sa pagitan ng mga mananampalataya, at tumindig, nanindigan si Ali radiyallahu anhu, na sabi niya, hindi dapat sa inyo manggaling ang pagtanggal sa isang pinuno. Kasi kung pag-uusapan, majority, yung mga nag-aaklas ay sila yung nakararami. Kung ang paiiralan natin majority wins, katulad ng election, natanggal na, nagluklok na sana sila ng pinuno at natanggal nila yung pinuno. Pero hindi ganun. Ang sinagot sa kanila ni Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, hindi yan sa inyo sapagkat yan ay para lamang sa maaalam. Ahlul Badar ang tinutukoy niya. Yan ay para sa mga sahabang natitira na sila yung magdidesisyon dyan sa bagay na yan. Malaking aral yan kung titingnan natin sa sira. Pero ito yung gusto kong sabihin. Ang paglalagay ng pinuno para sa mga maaalam. Kung titingnan natin, ang unang naglalagay ay si Allah mismo. Tinanggap yan ng mga tao. Ang pangalawa, ang sugo mismo ni Allah. Tinanggap yan ng tao. Ang mga ulama, bakit natin hindi tatanggapin? Samantalang sinabi ng Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, al-ulama'u warathatul anbiya. Ang mga ulama, sila ang nagmana sa mga anbiya. Walam yuwarithu dinaran wala dirhaman. At ang minana ng mga ulama sa mga anbiya, sa mga propeta, ay hindi naman salapi. Hindi dinar, hindi dirhan. Innama warathu al-ilm. At katotohanan na ang namana nila ay ang kaalaman at kasama doon
ang kaalaman kung sino yung ilalagay nila bilang mamumuno sa mga tao. Mashallah. Jazakallah khair. Mashallah, sad. Magandang panimula ito para sa siksik na usapin tungkol sa pagdulupok ng pinuno, hango at namabatay sa pananampalatayang Islam. Inshallah, magbabalik po ang Islam ano to. Wassalamu ala man ittaba al huda. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahma. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina. Assalamu ala man ittaba al huda. Kapayapaan sa lahat ng tumatahak sa landas ng gabay. Nagbabalik po ang Islam Manuto at muli nating tatalakayin ang hinggil sa pagluluklok ng mga pinuno. Ustad, napapanhong issue. Kamakailan lamang isang kumakandidato para sa pagkapangulo. Dating DILG secretary, ang tawag nila sa kanya, Mar Rojas, ang pinarangalan at tinuring sa lugar ng mga Muslim bilang datu. Ano po ang reaksyon natin dito? Barakallahu fiik, Ustad Lut. Nais ko munang banggitin, ang unang pinuno ay ang sugo ni Allah. Sallallahu alayhi wasallam. At ang kasunod ay tinawag na Khalifatur Rasul. Sallallahu alayhi wasallam. Ibig sabihin ng khalifa, linguistically, khalf is from the word likod, back. So siya yung sumunod sa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Pag alis niya, dumating si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, tinawag siya sa umpisa na Khalifatur Rasul. Yung sumunod sa sumunod sa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Siya yung khalifa ng khalifa ng Rasul. So nag-isip sila. Sabi ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, paano susunod sa akin? Khalifatur Rasul. Eh, susunod sa kanya. Khalifatur. Sabi niya, kawawa naman yung mga pang-sampu o pang-dalawampu. Bakit? Ang haba eh. Khalifatur. Hanggang sa may dumating na mga bisita at tinawag siya, ya Amirul Mu'minin, kami ay galing sa gantong lugar, bla bla bla. Nung narinig nila yon, ang sabi, o Amir, o pinuno ng mga mananampalataya, at yun ang naisip nila at tinawag yung kay Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Hanggang lumipas pa ang ilang mga khalifa, tinawag pa silang mga Amirul Mu'minin, hanggang pagpasok ng mga Umayya, Uthmaniya, na mga khulafa, Abbasiya, ginamit na nila ang sultan. So ibig sabihin, ang sultan, tayong mga Muslim, regardless of any, tawag dito, traditions o anumang, pag sinabi nating sultan, ito ay pinuno ng mga Muslim. At binabanggit ito sa Quran, la tanfuduna illa bi sultan. Sa Surat Ar-Rahman at sa iba pang mga ayah, ay, alimbawa, yung pagkakagamit ni Allah subhanahu wa ta'ala na hindi nyo matatakasan ang ginawang harang ni Allah maliban kung kayo ay may sultan. Sa isang ayah, sinabi ng Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, inna sultana dhillullahi fil ard. Ang sultan daw ay lilim ni Allah, tinutukoy gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lupa. So, ibig sabihin, ito ay naglalarawan sa isang napaka makapangyarihan na posisyon. Pag sinabi nating sultan. Ngayon, talamak sa social media yung binanggit mo na si DILG Secretary Mar Rojas ay ginawaran na maging sultan or datu. Sultan or datu. Yung datu naman, ito ay Malay word na nagkakaroon din ng ganung kahulugan. Synonymous. Ang unang reaction, makikita natin, nice ko muna itong sabihin, marami tayong mga kapatid na sumama ang loob. Ang naisip ko, isang aya, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Ukhta Harun. Ang ibig sabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang tinutukoy dito si Maryam alayhas salam. Sinasabi sa kanya, yung iyong ama ay hindi gumawa ng gantong uri ng kasamaan at ang iyong ina ay hindi marumi. So, ang ibig sabihin, meron kasi ditong taalik yung ating mga scholars, Dadlot, na yung karangalan ng tao ay tinitignan dun sa kanyang pinagmulan. So, ito, ang pangyayaring ito, nung inaakusahan nila si Maryam,
na isang maduming babae, binanggit ng mga tao, ang tatay mo si Harun, ang biya, propeta, at ang iyong ina ay malinis. Ibig sabihin, galing ka sa malinis na pamilya. Galing ka sa malinis na angkan. Kaya pumasok sa isip ko to, parang nararamdaman ng mga sumamaan loob sa pagkakaroon ng nagawaran si Marrojas ng pagiging sultan, na bakit niya naman dinumihan? Bakit naman nagkaganon? Ang samantalang, hindi nagiging sultan sa kasaysayan natin sa Pilipinas ang isang sultan maliban nagkaroon siya ng mataas na karangalan. At particular, dapat Muslim siya. Dapat Muslim. Nabanggit mo yan. Ang pagkakaroon ng sultan sa ating mga ninuno sa Pilipinas ay panatandaan ng pag-iral ng Islam sa ating bansa na nauna pa kaysa sa kasalukuyang batas. Hindi ba tayo nag-iisip? Pag sinabing may sultanate dito, ibig sabihin, ang kanilang reliyon noon ay Islam na nauna. So, subhanallah, dapat magmuni-muni tayo dun sa issue na yun. Ngayon, ginawaran siya ng ilang mga tao na siya ay gawing sultan o dato. Kung titingnan natin, tinalakay natin sa unang bahagi kung paano ba nagiging pinuno ang isang pinuno sa Islam. Definitely, hindi yun yung nangyari kay Marrojas. Hindi siya hinirang ng mga ulama at lalong hindi siya galing sa isang sugo ni Allah at lalong hindi galing kapangyarihan mula sa pagtatakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, so dapat siguro maunawaan din ng mga kapatid natin na mukhang bakit napapanahon naman sa eleksyon yung nangyari ganito. Barakallahu fiik. Hindi sana natin nais na pumasok ng malalim sa punto ng eleksyon, pero ang pinakamalaking tanong na makikita natin, ito ay naganap sa panahon ng kasagsagan ng pangangampanya. So, marami ng iba't ibang kulay na pwedeng makita doon kasi ang isang kandidato, gagawin niya lahat para makuha niya yung boto mo. So, wallahu musta'an, sana makaunawa tayong mga Muslim. Ang mensahe dito, bakit tayo palagi na lamang nagpapagamit sa maruming pamamaraan ng politika na hindi naman galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, hindi natin maaalis na sumama ang loob ng marami dahil nga sa atin pag sinabing sultan o dato ay nagdadala ng karangalan at ngayon isasali nila sa para sa kanila maruming gawain na ito, wal-iyadu billah, patawarin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakallah khair. Inshallah, Ustaz, nakakuha po yung mga kapatid nating followers natin sa Islamanoto ng mga mahalagang aralin tungkol sa mga pagiging pinuno sa pananampalatayang Islam. Inshallah, abangan niyo pong muli ang mga kasunod na episode ng Islamanoto. Hanggang sa muli, ang kapatid niyo si Brother Muhammad Lut. Wassalamu alaikum. Allahumma dhakkirna.